Sa Mandala, hindi bababa sa 11 ng tokhang for ransom ang naitala kasabay ng all-out war ni Pangulong Digong kontra illegal na droga. Kung sino ang mga kadalasang binibiktima nito, alamin natin yan sa report ni RHO 9, Sunny Kasulya. Hindi umano bababa sa 11 kaso ng tokhang for ransom ang nangyaring kasabay ng all-out war kontra droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Teresita Angsi ng Movement for Restoration of Peace and Order, ang mga biktima ay pawang nagbayad ng ransom sa takot na kasuhan ng mga pulis sa droga. Pero sinabi ni Si na lahat ng nabiktima ng tokhang for ransom ay inosente sa droga. Sangkot umano sa raket ang mga skalawag sa Manila Police District habang ang iba ay nagpanggap namang ahente ng NBI. Ipinahayag ni Si na ang mga biktima sa 11 kaso ng tokhang for ransom ay Chinese national. RH9, Sunny Kasulya, naglilingkod sa pagbabalita. I-like po ang page ng DZRH News Television para updated at i-share ang trending news na balitang ito para mas marami ang makabalita. At mag-comment para alam namin ang opinion mo.